Magandang morning, Luzon, Visayas, at Mindanao, Metro, and Mega Manila. It's a happy Wednesday. Masarap mong kainin, partner. Bakit? Eye candy yung ano mo eh. Para kang ano. Para kang cotton candy. Sabi naman ng asawa ko, hindi ko maintindihan yung suot mo kung kupas ba siya o yan yung style niya. O mukha siyang gusot-gusot. Oo, sabi niya, hindi ko mawari. Tapos sabi niya, hindi ko alam baliktad ba yan? Parang yan yung ano yung tela ng katsa na tinatawag. Oo, oh, correct. Sa ako ng arena tapos ginawa ng kobre kama. Grabe kayo sa akin ah. Nung una, eye candy. Ang sarap mo kainin. Tapos ang ending, sobre kamang. Kupas. Yung kobre kamang inalmiron lang. Kasi diba yung LGBT pride, ganito naman siya, pero matingkad. Uh-huh. May ganun kasi kaming pantulog eh. Sabi niya, kaya sabi na sa ako, hindi ko mawari eh. Ano ba yan? Kupas? May problema ba siya? Baliktad ba yung suot mo? Or pwede rin namang ano, yung dating costume ng buyoyong. Oh my God, partner! Hindi ko na sila kilala. Was it during your time? Pero ang buyoyong ang nag-umpisa. Nag-umpisa ng lahat ng mga I think naging lodi ng mga maraming mga magicians. Oo, maraming mga kabataan noon. Yes. Masaraming buyoyong. Nako, ayan na yung mga magagaling na clown. Tama, totoo yan. Ayan naman talaga pag mga magagaling ina-appreciate. Yeah. Para pagdating mo sa lugar na pupuntahan mo, sa opisina mo. Yan. Dahil na-appreciate ka, may patarpulin. Uy, may tarpaulin dito sa labas ng opisina namin. Si Ginoong Toti Sandoval. Correct, na anim na beses nang nanalo sa Mr. Q&A. Diba? Raining. Galing. Sa mga hindi nakakalam, si Toti kasi scriptwriter sa DZRH. Correct. So, dami niyang tropeyo yun. Ang dami. Nakakatuwa talaga. Natawa ako sa sagot niya nung nakaraan. Sabi niya, pare-pareho na ba ng design nito? Gusto niya ba naman iba-iba yung design? Pero masarap yan sa pakiramdam. Correct. Oo naman. Talagang proud na proud yung... Tsaka at that age, di ba? Parang uh-huh. I'm sure, parang... Eto, wala lang ha. Nung isang beses na pinapanood ko si Toti Sandoval sa Mr. Q&A, siya po yung reigning. Bigla ko naisip na iba talaga magbigay ng sorpresa si Lorde. Ang lalim uh-huh. agad. Nilaliman ko agad. Hindi, pero totoo eh. Parang, I mean, at that age, hindi naman siya millennial, hindi naman siya bata, di ba? So, at that age, kung kailan siya nakalbo, di ba? Di ba? Saka pa siya, di ba, tumivi, sumika. Nagkaroon ng exposure. Nagkaroon ng tarpaulin dito sa labas ng MBC. Diba? Saka pa siya nagkaroon ng ganun. At that age, so talagang si Lord can surprise you at any time eh. Alam mo yun? So, correct. May nakatagdang panahon talaga para sa'yo. Meron eh. Kaya chill ka lang. Kung ano man yung parang feeling mo, parang all your life malas ka o kaya parang hindi pa dumadating yung moment mo, dadating talaga yan sa tamang panahon. Di ba? And for Toti, yun yung moment niya. Sino naman, I'm sure hindi niya inakala na at that age, di magti-TV siya, tsaka sasali, tsaka ano ba mananalo. Ang unang exposure niya, yung sa commercial ng ano isang shampoo. Dahil di ba yung kay Steve Harvey na dahil yung controversial niya. Yun. Correct. Diba? Tapos yun, nagtuloy-tuloy na. Tingnan mo, diba? sino makakapagsabi? So, isa lang ang lesson dyan. Una, congratulations at sana ituloy-tuloy para umabot ng grand finals ang ating kasamahan dito sa work. Kailangan niya makasampu, di ba? Para grand finals. Na 10 consecutive yan. So yun na sana yun yung prayer natin, 'di ba? Sana tayo din lagi nating isipin na meron tayong moment. Magkakaroon ka rin ng moment, 'di ba? Wait ka lang, may God tamang panahon para sa iyo. Correct, isang malaking check. Okay, at Sir Toti, close natin yan, 'di ba? Bigla ka-close natin. Biglang naging ka-close. Bigla na patama ako sa picture kahapon. Bigla nga naging office mate eh. Samantalang dati nakakasalubong mo. Parang hindi mo napapansin. Ganun talaga yung Pilipino. Ayan tayo eh. Napagalat tayo mga manggagamit talaga eh. Very Filipino, di ba? Sumikat na. Pag sumikat, in any way, kahit on a negative note, di ba, i-coconnect mo yung sarili mo sa kanya. Very Pinoy, di ba? Totoo yan. Nagiging kamag-anak kahit hindi naman talaga. Kahit nga hindi nga Pilipino, hahanapan ng roots na Pilipino. Correct. Totoo yan. Diba? Ganyan tayo mga Pinoy. Paano kung Pinoy na, office mate mo pa?
ako. Siyempre, eh talaga kakaririn mo. Ang pagbate, pag-uusapan nyo ng first 10 minutes ng tambalan. Hindi, pero nagandahan lang ako sa idea na parang you can never really tell when your right moment is ripe and ripe. Diba? Kung kailan ka magiging ripe o, diba yung nga maganda, yung basta moment mo to shine. Meron kang moment sigurado. Wait ka lang dyan. Tiwala lang, kapit lang. Yan. Huwag mawala ng pag-asa. Oo, sa lahat ng aspeto ng buhay, yun talaga yun. Huwag ka mawawala ng pag-asa. Correct. Kapit lang. Oh, career, pag-ibig, relationship, exposure, correct, pagyaman. Nako, alam mo, speaking of, huwag mawawala ng pag-asa, sana partner and tanghenyo, ibigay nyo sa akin itong pagkakataon na ito para sabihin ang isang napaka-importanting bagay. Kahapon po, napag-alaman ko sa Instagram post ni Mr. Ben Chan na dadating po si Park Seo Joon. Okay. Siya po ang katangi-tangi. Kinabang kayo, no? Akala nyo kung ano, no? So, siya yung katangi-tangi kong minamahal na K-drama actor. Okay, pupunta siya sa radio? Pupunta siya sa Pilipinas lang naman. So, in-announce ni Mr. Ben siya na pupunta sa Pilipinas on September 29. So, minarkahan ko na siya sa aking So, parehong hangin yung lalanghapin nyo. Yun yung pinaka-excited ako. Magsistep siya sa Philippine grounds. We are breathing the same air. So, ngayon, kaya ko to sinasabi at siguro araw-arawin ko hanggat hindi ako nakakakuha ng passes para makalapit sa kanya. So, backstage agad. Ang tanong ko po, Mr. Benchan, ilang brief po sa bench ang kailangan ko pong bilihin para makalapit po kay PSJ. Yan. Alam mo, ang nakakatuwa, madaming mga nanay, kahit hindi nanay, madami ang nakaka-relate sa pagiging K-drama fanatic. Diba? Na parang kapag nakatapos ka ng isang series, parang malungkot kasi may sipunks ka dun sa tita na hindi mo na siya makikita. May mga ganun eh. Oh, ganun talaga pag fan. Hindi naman ako ganun ka-extreme, diba? Na tipong madami. Gusto, loyal kasi ako. Yun lang gusto ko sabihin. Minahal Mr. mo na siya. Mr. Benchan, si Mahal. Loyal po ako sa kanya. Kahit madami nagsasabi sa akin na maraming mas gwapo, mas ma-appeal, mas nakakatuwa, nakakakilig din yung mga kwento nila, nanatili po akong loyal kay PSJ. So, Mr. Ben Chan, at kung sino man ang mga staff mo na nakikilig ngayon, iparating nyo po kay Mr. Ben Chan na gusto ko pong masilayan ng medyo malapit-lapit si Park Seo Joon. Hindi ko naman inaasam yung pagyakap. Masyadong kakapalan na mukha yun. Diba? Pero ang gusto ko lang makalapit. Para yung kung sakali lang na matuluan ako ng pawis niya, maipahid ko. Yun lamang akala po. Akala ko matulungan ka ng pawis, lulunukin mo eh. Pwede din naman. Gusto ko lang malaman, anong opinion ng asawa mo sa pinaggagawa mo? Natatawa naman siya, natutuwa naman siya. Supportive naman. Oo, kasi hindi naman ako, hindi nga ako extreme. Tsaka loyal lang ako sa isa. Baka mamaya meron ka na rin mga daming unan tsaka mga hindi picture naman, frame sa kwarto mo. Pero nung naging model siya ng Gongcha, araw-araw kong nasa Gongcha. So alam niyo na po kung bakit ako lumobo. Pero ito po ay pagmamahal sa aking pinakamahal na si Park Seo Joon. Ang dami nga nag-send sa akin kahapon. Baka hindi mo pa alam, Nicole. Syempre, alam ko na agad. Updated yan sa showbiz happening. Naka-follow ako kay Mr. Benchan eh. So, Sir Mr. Benchan, alam nyo na po. Yung isa kong kaklase, si Ella. Yan, si Ella Fernandez Soriano. K-drama fanatic din yan. Nag-text sa akin. Sabi niya, dadating. Sabi niya, sabi ko, nga, papaano na ito, ganyan. Tapos sabi niya, meron tayong kabatch na natulungan ako dati kay Lee Min Ho, ganyan. Sabi ko, nakakahiya naman. Sabi ko, nakakahiya naman. Alam mo yun, bigla akong kumustahin. Tapos, halatang may kailangan. Halatang nagagamit na naman. Sabi ko, ayoko naman, nakakahiya naman yun. Sabi ko, pero kung alam mo na. Kung bibigyan ng pagkakataon. Eh bakit naman hindi? Tapos naisip niya, ay alam ko na, i-live mo, tapos i-share ko sa kanya. Sabi ko, o di sige, la-live ko. Meron naman pala yun. So, good morning din kay Kerry Zamora. Nakilala mo ba? Asawa ni Mayor Francis Zamora ng San Juan. O, diba? Lagi po ako nasa Green Hills.
Suki po ng Green Hills yan. Lagi po nagpapaayos yung cellphone yan. Naku, nung time pa lang na nagpapalagay ng acetate sa 5110, nandiyan na ako. Lagi po yung nagbebenta ng cellphone doon. Yung mga second and phone, siya po supplier niyan. Hindi, ang sinasabi ko lang, eh, mahal ko ang San Juan. Ang mga Pilipino talaga, no? Hindi, ito. Para-paraan. Hindi, syempre, mahal ko ang San Juan. Oh. Diba si Mayor Francis, na asawa si Kerry, na ano partner? Kaklasiko since prep. Oo, oh, ganun talaga. May ano eh, matindi ang pangangailangan. Ang ginagawa ng ibang fans, di ba pag concert, sobrang layo na eh. Maganda naman pag nanood ng concert, syempre. Yung iba, sumasalubong sa airport, partner. Ay, yun. Actually, naisip ko yun. Kaya lang, malapitan yun, malapitan. Hindi, feeling ko hindi na matatanggap ng asawa ko yun. So, kung halimbawa, yung mag-attend nung kanyang meet and greet, feeling ko he will understand. Pero yung sumalubong sa airport. Kasi dala kang tarpaulin. hindi pa ako, ano, hindi ganun yung pagiging fanay ko. Pero ang pagiging fanay ko kay Park Seo-joon is loyalty. Yun yung pinagmamalaki ko. May ganyan. Ikaw, di ba yung pag-fan ka ng K-pop, susot ng malalaking antipara? Hindi ako ganon. Kasi munta nga na pag ginawa ko yun. Hindi pa. Hindi nga ako ganon. Remind ka namin. Babalikan natin tong episode na to. Kasi malapit na September 29. So kung malapit na ito, partner and tanghenyo, kailangan ngayon pa lamang eh nag-e-establish na ako ng good ties. Yeah. With people. Ng connection. Oh. Eh kung meron ngang ano eh, kung kailangan ko bang makapagkaibigan dun sa bouncer na naka-assign sa kanya, bakit hindi ko gagawin? Diba? Sobrang mahal mo na siya. Hindi naman. Hindi naman masyado. May pass ba kayo? Wala, ano? Diyos ko, Lord. Hindi, siguro kasi... Hindi, may pass ka ni Mr. Benchan. Oo, oh, kasi dati ako nagnakaw sa isang mga branch niya. Yan pala yung pass ko. Hindi, charot. Hindi, again, ulitin ko, kung nakikinig ka mo, man po, wala po akong ibang ano kinaka-adika na K-drama actor, kundi siya lang. So what I am, I would like to bring to the table is my loyalty to PSJ. Yun alam lang. Mo, maraming paraan eh. Mm. Ang naisip ko, kasi pag makipagsabayan ka sa mga fans, medyo mahirap talaga yun. Kasi sobrang dami. Okay lang naman yun, partner. I want to be a silent fan. Pero malapit. Ganito yung gawin mo. Ano? Alamin mo muna kung anong security details niya, yung mga bouncer. Tapos doon ka. Mas mahirap yun. Hindi, doon ka pumasok. Ikaw mag-bouncer sa kanya. Hindi, ako nga willing ako mag-PA. Kasi pag alimbawa sinabi na ako mag-host, hindi rin ako papayag. Orte! Hindi papayag! Bakit? Arte mo, Nicola. Hindi kasi feeling ko hindi ko maibibigay yung todo kasi kakabahan ako. Sipin mo yun. Neck, hindi ko kakaganon ako. Hindi ka makapagsasalita ng tama. Part shot! Baka gumanon ako. O baka naitingin ka sa gilid. Hindi ka makatingin sa audience. Correct. O baka hindi ko magampanan na maigi ang pagiging isang host. Kaya willing ako kahit ano. Ito ay, makipagkilala ka. Malam, di ba may organizing committee yan? Oo, so makipagkaibigan ka doon. Kaya ko nga sinasabi ito para mag-reach out na rin kayo sa akin. Yan, kahit mag-PA ka doon. Mag-floor din. Director, kahit ano, cameraman, di ba? Kahit ano, gantong-ganto din ako nung nakita ko na si Rocky Terra nag-host ng event para na kasama si Paolo Pascual. Tinawagan ko kagad yung manager natin. Sabi ko, sir, the next time po na may event kasama si Paolo Pascual, kahit libre. Kahit libre, basta ako po. Sabi ko, di bali nang matindi rin po ang pangangailangan ng aming pamilya, pero matindi din ang crush ko kay Paolo Pascual. Alam mo yan, partner, loyal ako, hindi na napalitan. Picture pangalan po, pag nakita ni Nicole picture ni Piolo, nahihina eh. Sigaw ako. So, ganun, I value loyalty. Kaya ilang tingnan mo, kahit na pirata na tayo, nandito pa rin ako sa Love Radio. Kahit maraming K-drama, kay Park Seo-joon pa rin. So, ulitin ko po, Baken Man, man can contact dyan. Kaya ka siguro, minsan pumapasok ng laging puyat, no? Hindi, partner, alam mo. May pinagkakabalahan ka hanggang madaling araw. Actually, partner, yan yung problema ng mga K-drama na addicts. Kaya hindi ako nag-addict sa iba. Okay. Kasi nga,
totoo yun eh, mapupuyat ka. Kasi 'di ba napaka kaya patok na patok yung K-drama sa atin kasi ang bilis ng pacing, tapos nakakakilig talaga, connect, ang gaan, may connect sa audience. May connect sa Filipino audience. Mm. Tapos kung halimbawa series mo siyang papanoodin, hindi mo talaga siya titigilan eh. So, okay. Yun yung ka. Mabibitin ka. Tsaka you'll watch more, ganyan. Hanggang na-realize mo 3 a.m. na hindi ka pa pala natutulog, ganun. Kaya hindi ko yung kinareer kasi ang dami ko pang ibang gagawin. Saka nakakalungkot pa doon pag natapos na yung series. May sepunks, promise. Mawala yung character, hahanapin mo. Ganun. Tapos lalo pag bitin, pag pinutol nila, abangan mo pa correct. Sa ilang buwan pa. Tama. Parang ganun din yan, sa akin eh. Anong nga nung series pinapanood mo? Lucifer. Lucifer. Diba, maganda sa din yun. Diba? Parang yung ano, yung Money Heist. Ayun, maganda din daw yun. Panood din mo, partner. May Netflix ka ba? Mayroon ako. May Skyflix. Skyflix? Saka Magiflix. Tanong ko sa'yo, ilang ang butas sa Skyflix? Isa, nag-flix din ako. Wow! Para namang may flix. Marami sa amin yan. Netflix, Skyflix, Magicflix. Cornflix. Ang bihira. Ayoko na nga ito kausap. Pakilang season na si Lucifer? One season pa lang ba? Hindi ko kasi... Four season na. Pero natigil. So may lalabas na 5. Oh, tapos back. Alam mo yun, 2020 pa. Yun yung sanang ayoko kapag ka nanonood ng series eh. Kasi di ba nakakabitin? Yung Money Heist, napanood ko yan ng ilang araw lang. Yung diba, two seasons. Ano siya? Mexican siya, di ba? Oo. Tapos huwag nyo siyang papanood. Ako ay suggest na huwag, di ba may subtitle lang siya. I-subtitle nyo, huwag nyo siyang panood din ng... ang English version kasi mas maganda yung boses nung character. Kasi 'di ba pinipili din ang bawat cast depende rin sa boses nila eh. 'Di ba? Parang 'di ba? Pagbida ka dapat pogi. Oo, ganun. So si Professor diyan sa Money Heist na 'yan. Ang ganda, you should watch it. Talagang I highly recommend it. Si Professor, iba yung boses niya eh, na parang mapapagod. Parang umul pa lang. Kaya pala. Yun yung sinasabi ni Tanghenyo na mahirap kapag ka-series. So, nung napanood ko yung first two seasons, buti na lang tapos na siya. So, napanood ko siya ng dire-diretso. Ang sumunod niya, ngayon 2019 lumabas. Ang susunod niya, nakakatapos lang daw i-film yung season 4, ay 2020 pa. So, kung ikaw sobrang fanay ka, parang feeling mo, ang tagal-tagal nung hihintayin mo. Madami nakaka-relate sa ganyan. Isang yung ando nanonood. Na mag-istock ka na. Ako in-istock ko si Lucifer sa Twitter. Sa Twitter. Diba? Totoo yan. Sa Money Heist, tinok ko si ano, lahat ng mga characters doon. Oh, kahit hindi ko naiintindihan kasi Mexican, Espanyol, ganun. Hindi ko naiintindihan pero yung makita mo lang yung picture, ganun. Bilib na bilib pa naman sa iyong asawa mo. Ang sabi niya nung nakaraan, grabe yung asawa ko mag-alaga ng bata hanggang madaling araw. Eh, totoo naman. Nagpupuyat, ha? Nagpapanggap na karga yung anak pero nanonood talaga ng ano, oh, Korean novela. Ginigising pala si Prince para merasan ka. Gising ka! Episode 13 na! Yun pala yung ginagawa. Makakaloka ng bongga. Totoo yan. Kasi pag naging fan ka ng isang materyales o ng isang artista, iba yung ano yung attachment mo sa kanya eh. Diba, balikan natin yung ano, yung mga panahon nung tayo ay high school. Diba, lahat ng mga notebook natin, pag fan ka ni Romnick Sarmienta. Yeah. Diba? Sinong nasa notebook mo dati? Ako, Lindsay Custodio. At nagkaroon pa ng chance to meet Lindsay. Oo, ha? Talaga ito ko naghugas ng kamay. Pumunta ng ano, Quezon. Tama ba? Hindi, SM Center Point. SM Center Point. Nakipagkamay ako, sabi ko, ang lambot ng kamay. Nung tingnan pag-uwi ko, pinahanga ko sa mga... Mag-o 40 na siya, hindi niya pa makalimutan. Tapos, yung mga ganun, pag naging fan ka talaga ng isang artista, gagawa ka ng paraan na medyo para sa iba weird, pero para sa iyo satisfaction yun eh. Uh-huh. Diba yung magpupuyat ka, bibili ka ng napakaraming mukha niya. Tama. Diba sa unan, sa baso, sa damit. Dati na uso yung ano, sa naalala ko sa kapatid ko, yung buong kwarto, pinagdidikit, yung pinaggupit. F4. Yung ade, yung si Janice Dibilin. Lahat ng buong kwarto, pinagdidikit-dikit. Lahat mukha. Totoo yan. Pwede mo itsura niya, gagayahin mo. Kung anong hairstyle niya, yun din yung balak mong gawin sa buhok mo. Correct. Pero speaking of hairstyle and yung itsura, wag po natin pilitin. Wag po natin ipili.
Pa halimbawa, idol natin si Alden Richards kasi may specific hair si Alden, di ba? So kung idol natin si Alden at gusto natin siyang gayahin, kung hindi po ninyo kamukha, ang sasabihin din po ng ano ng nasa salon ay milagro na lang din ang kailangan. Aray ko naman 'yung sinasabi ko eh. At ang pinagbabasihan po ng sinasabi ni Nicole, 'yung ginawa ni Chris dati kay Justin Bieber. Lumabas siya Charisse Penpen. Jake Sairo. Sabi ko pa, pagupit nga po ako. Anong gupit? Gusto ko po Daniel Padilla. Paglabas, anong Charisse Penpen ko ako? Hindi kasi sinabi yan sa akin nung pag nagpapasalon ako, parang pakiusap siya ng isang taga doon na sinabi sa akin, uy, minsan naman banggitin mo to sa ere. Sabi ko, ang alin? Sabi niya na, minsan sabihin mo rin lang sa mga listeners mo na kung halimbawa ang gusto nilang gupit, eh gupit Jeneline Mercado o gupit na Dean Lustre, ganyan. Huwag silang mag-expect. Pwede gawin yung gupit. Pero huwag silang mag-expect na magiging itsura. Oo. Kaya pala nagpagupit ako. Hindi ganun eh. Sabi ko lang yung inaayos namin, di mukha. Sabi niya, kasi kung gusto niya lang, milagro na ang kailangan. Sa nagsasalon yan ha, sa kanila ko narinig yun. Doon nakaraan sabi ko, tinanong niya ako nung parlorista, anong gupit mo? Grabe yung parlorista, wala na nagtatawag na gano'n. Ano ba tawag sa kanila? Sobrang lumang tao. Parlorista. Manggugupit, ano ba? Manggugupit. Barbero? O, sige. Stylist. Yan, yung sabi stylist. Diba kaya nga may senior stylist, junior stylist sa salon. Yan. Anong gupit? Ang sagot ko, Alden Richards po. Sa tumawag ng ibang kasama. Ikaw nga gumupit dito. Nabuisit eh. Hindi kinaya. Nag-call a friend. Oh my gosh. Nakaka-lurking. Oh, tama yun. Huwag pong i-assume na magiging kamukha nyo po yung idol nyo kung wala naman kayong dimple. Huwag ipilit. Correct. Kaya sa parlor, ano buhok yung inayos, hindi mukha. Tama. Huwag ganon. Huwag po tayong asyumera. Ganyan. So, salamat na marami in advance sa mga tutulong po sa akin. Yan. Para kay Park Show June, si Mahal. Ano naman daw ang kapalit? Ilang gabing serbisyo? Grabe naman. Pwede pa pagbati na lang sa radyo. Gabing serbisyo, eh ano ka ba? Pag market nga ako na hagdan, may rayo mo lang. Sakit ng kaliwa kong tuhod. Naku, baka hindi ka makatagal sa concert, ha? Yung mga tao nagtatalunan. Ikaw nakaupo lang. Kamay lang yung gumagano. Well, that is a possibility. Hindi ko naman itatanggi yun. O siya mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Mamayang alas 9 tayo magkakabanding-bandingan para sa isa na namang kwento mula sa ating Mahiwagang Burnay. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo. Hey, Ponday lang kung bakit kami nananatiling number one. Walang hate, GVGV lang. Love lang! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio, kaya Chris Chuper. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Ang programang walang problema. Hey!